Tinanggap na ng Pangulong pagbibitiw sa pwesto ni DIRG Undersecretary Rico Puno. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang imbestigasyon ng Senado sa nag-resign na Undersecretary. Saksi si Maki Pulido. Last Friday, former DILG Undersecretary Rico Puno submitted his letter of resignation to the President through Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. The President has accepted Mr. Puno's resignation effective immediately. Matapos magkausap kahapon, tinanggap na ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagbibitiw ni Interior Undersecretary Rico Puno. Ang binigay niyang dahilan para raw suportahan ang desisyon ng Pangulo na bigyan ng kalayaan ang bagong kalihim ng DILG na si Mar Rojas na bumuo ng sarili niyang team sa kagawaran. Voluntaryo raw at hindi sapilitan ang resignation ni Puno. Marami ang nag-aakalang naiipit si Puno sa Balay at Summer Power Block sa Palasyo, pero higit daw rito ang ugnayan ni Puno sa Pangulo. Kilala ko siya at in terms of public image niya bilang isang personal na kaibigan ni Pinoy. Sabi niya, hindi naman ako samat, hindi ako Balay, ako ay Times Street. Ibig sabihin, mas marapit siya kay Pinoy. Noong ang Pangulo ay kasisimula pa lamang sa politika sa House of Rep, hanggang umakyat si Pinoy sa Senado, tangan-tangan niya si Puno sa Senado. Pero ang resignation ni Puno patunay raw na hindi siya pinoprotektahan ng Pangulo at sa Palasyo. Sa kabila ng pagbibitiw ni Puno, tuloy ang imbestigasyon sa kanya ng Senado. Does not relieve him of the obligation to appear at our public hearing here in the Senate on Friday morning. There is no president that any person who resigns or even retires from public service is automatically acquitted of any liability. Hindi na makadadalo ang byuda ni Robredo dahil makadaragdag pa raw ng sakit at stress sa pamilya ang pagdinig, kaya may pakikiusap na lang daw si Senadora Miriam Santiago. I'm not going to issue a subpoena to her out of courtesy for the immense grief that surrounds her at this time. We will just try to acquire this information from other sources. Bago mag-resign si Puno, naging mainit ang isyu ng pagpunta niya sa Israel sa imbitasyon umano ng Israel Military Industries, ang foreign partner ng RS Pinelli Trading na bidder sa pagsusupply ng short firearms sa PNP. Na-disqualify ang kumpanya dahil kulang umano ang mga naisumiting dokumento. Tumanggimang umarap sa kamera, iginiit ng presidente ng RS Pinelli Trading na si Reynaldo Espinelli na hindi siya malapit kay Puno, na siyang tumutok noon sa pagbili ng baril ng PNP bilang DILG Undersecretary. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.